Sa Sunday, hapon, ay pinahipay sa Kabunyaw, no? Yung mga pwedeng pumunta. Na-invite po tayo sa kanilang anniversary at pre-camp fellowship pa rin po yan, no? Yung po ay sa Kabunyaw, Laguna, this coming Sunday. So, kung sa-service mo po tayo rito, ay mamahasan po sa ulo natin and then sa tayo po tron. At isa po mga important announcements sa January 31 po, yan po ay Wednesday, sana lahat makabalik, no? Maka-attend ng prayer meeting at alamin po namin ang ating annual business meetings sa darating na 31 ng this month, January 31. So, yan po ang announcement, tandaan po natin, no? Hangin muna po tayo. Ngayon po natin yung my Savior, first of all, at lahat ng special natin. Ointment? Ah, okay. Kasi kay home, abuya.
Panginoon, okay ho, kabuhin niyo natin. Kaya natin, pag-abas pa tayo bigay ng doktor, no? Sige, sige. Salamat po sa advice. Pero parang hindi pa rin ipadabot siya. Tawa ko, wala. Sa akin eh, pinabayaran ko lang eh. Lumipas eh. Sige po, tayo magbukas na po ang ating mga Bibles. Luke chapter 1, verse 10. Tuloy po natin, ano? For he, referring to John the Baptist, shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. So, the dalawa po ang klase ng wine na hindi inom ni John the Baptist, ano? The Rosh and the Yayin. So, yung pong wine ay associated with God's blessings, as the proverb says then, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. So, ano po yan? Simbolo ng pagpapala ng Panginoon. You'll be blessed with plenty of grapes or wine. Ito na po wine na binabawal with a different Hebrew word, yayin. Eh, napagkitin din sa Bible, ano? Yung mga itinalasin ni Noah at siya'y naubaran, yun yun, hindi tiros yun. Ang ginamit doon na salita ay yayin. Sabi nung Eve, ng Genesis 9, and Noah began to be a husbandman. Naging magsasaka siya, at nagtanim siya ng grapes, at uminom siya ng bunga ng kanyang pananim, ng wine, at siya ay nalasing. At sa kanyang porta, siya'y naubaran, at nakita ng kanyang anak na bunso na si Ham. At sinabi niya sa kanyang mga kuya ang kanyang nakita at ang ginawa ng kapatid niya kung ay umatras na nakatalikod. Wala namang parang sa parang naglakad ng patalikod at may dalang umot at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. And according to the Bible, when Noah awoke out of his wine, magising siya, ay isinumpa niya si Ham hanggang kay Anaan. First being Canaan, a servant of servants shall he be. Maraming nagsasabi na yung nakita ni Ham, na kaubaran ni Noah, ay hindi mo simpleng nakita lamang. Kundi mas malalim pa doon na nag-require ng pagsumpa sa kanya, hindi lamang sa kanya, hanggang sa lahi ni Canaan. Hindi pa pinapakanak si Canaan at that time. Pero may sumpa na, no? Naaabot hanggang kay so, yun po yung yayin, ano, na ikinalasing ni Noah at siya'y nakuparan. And then, nandun po yung verse na ginamit sa 1 Samuel 1.14 ng si Hannah ay, yeah, Hannah, yung nagpe-pray. Sabi ni Eli, uy, kung babae ka, nasa templo ah. Hindi naman yung paglalasing mo, no? sa tabernaklo, sa Shiloh. Sabi ni Hannah, hindi po ako lasing. Dahil po sa mabigat na kahilingan, ako'y narilito na nanalangin. Kasi sa prayer niya, bibig lamang niya gumugupa pero walang sound. Akala ni Eli, siya ay lasing sa yayin. Sabi niya, hindi po ako lasing. And ano po naging answer sa prayer? Samuel was the answer to her prayer. So another use of the word yayin is found in Esther 1:10. Ito yung party thrown by Ahasuerus, ang sa record sa Bible, no, ang kanyang kingdom, maabot ang 127 provinces. Ito po ay, alam niyo mga bansa, ina-annex nila, ginagawang probinsya. At pag sinabing province, eh, hindi kagaya ng province ngayon, nauna, kapita, hindi ganun. Minsan, bansa, kinatawag ng probinsya lang. So, malawak ang imperyo ng Persia, nasabi ng Bible, abot sa India. Hanggang India yan. So, pinatawag ni Ahasuerus, lahat ang kanyang mga leaders, and he threw a party on the seventh day yata yan of the party. When his heart was merry with wine, he called for his chamberlains to call Vashti. Sabi niya, tawagin si Vashti para ano? Para i-display. Masing na siya. Hindi mo, asawa mo. I-display mo lang, papakita mo lang para i-display. Sabi ni Bastille, yung wrong decision and
Ahasuerus, that tinapatan din ni Vashti, yan ang nindailan na, she was dethroned. At yan naman ang naging way para si Esther ay mapalagay sa posisyon ni Vashti. So, his heart was merry with wine. Yagin. At din po yung sinabi din sa Leviticus 10:9. Gaya din yan. Leviticus, tignan natin, no? Turn the Bibles. The book of Leviticus chapter 10, verse 9. Do not drink wine or strong drink, thou nor thy sons with thee, when you go into the tabernacle of the congregation, lest ye die. It shall be a statute forever throughout your generations, and that ye may put difference in her, between holy and unholy, and between unclean and clean, and that ye may teach the children of Israel all the statutes which the Lord hath spoken unto them by the hand of Moses. So para kanino itong komanda ito? Sa lahat ng Levites, sa lahat ng priests, buong buhay nila, sa lahat ng generasyon, kailanman binawalan sila ng Diyos o ginom ng alak nang sila ay makapagturo ng tama. That you may teach all the people the statutes of the Lord. So yayin, do not drink yayin, strong wine or strong drink. Thou nor thy sons with thee, when you go into the tabernacle of the congregation, lest ye die. So, binawal sa kanila yan. And then, Proverbs 20, verse 1. Gayit pa rin po ito, mga comment na yan. Proverbs 20, verse 1. Wine is a mocker, yayin is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Same book, Proverbs chapter 23. Proverbs 23:29. So this is the yayin, fermented wine. Proverbs 23:29-35. Who hath woe? Who hath sorrow? Who hath contentions? Who hath bubbling? Ano yung bubbling? Yung salita ng salita. Di ba? Usually, pag-lasing, yun ang... Tama ba ako? Pagka nalalasing ang tao, ay naging, ano eh, madagdal. Mawala ang kanyang mga inhibitions. Who hath bubbling? Who hath wounds without cause? Bakit? Saan-saan nadadapa, saan-saan nakauntog, sa kalasingan. Walang kumulat ng pananakit, pero nagkakatugat siya. Who hath redness of eyes? Sino may pagkumulat ng mata? They that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine. Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth its color in the cup, when it moveth itself aright, at the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder. Tanong, anong nasa serpent? Venom or poison. So alcohol, yan ang nasa alcoholic drink, kaya yan nakakalasing. Because of the presence of alcohol. In the Bible, likens it to what? Poison. The poison or lason, venom ng ahas. Because alcohol is really a poison. It will poison your liver. At the last, it biteth like a serpent and stingeth like another. Thine eyes shall behold strange women. Nag-iilusyon. Ano na makikita mo? Ang mga kaibigan ng araw, ano, na kahit yung post-it, lagay mo lang ng pantay yan, mag-ugustuhan yung pagkasi niya. Yung post-it daw, lagay lang ng panda, iligawan ang kanyang kaibigan pagkasi. So, para palasin na kung ano na makikita, ano? Babae, nakikita niya, kahit poste, lagi mo lang ng pangda, patama mo rin. Babae. Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. May mga taong pag hindi nasing, parang maamong po pa. Pero kapag kalasing na, lahat ng sama ng loob, pati mga hindi na dapat sabihin, lahat ay lalabas. Sana? Eh, alam po ako yan. True to life story. Verse 8, 34, yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea. Ano yan?
nagpatilin sa krab niya. Parang ka nasa gitna ng dahaga. Pag inahalon-alon, di ba parang nasa gitna ng dahaga, inahalon-alon? O, oh, mga ganito ka na katawang paglalakad niya, parang hindi mo diretso. Ano pa? A seat of lion on the top of a mast. It's a lion ng book. Ganun-ganun, ano? X-X. Pati pag-drive pa X-X. Dito, sa kaling ito, ano? Punti ko kung nagasami ko naman. Yung tricycle na pababa? Pababa pa naman yan, ano? Ang top na tricycle, X talaga. Ganun-ganun, ang bilis, pababa. Kapag hindi ka makailan, talagang pati-disgrasya na sa kasi. And then, 35, they have stricken me, shall thou say, and I was not sick. They have beaten me, and I felt it not. Bakit? Nawawala na lang yung sense of danger niya eh. Parang wala sa kanya yung saktan siya, hindi nakakaramdam. Panganib, wala sa kanya yung panganib. Ito, patpatindi. When shall I awake? Sabi niya, when shall I awake? Pagdangising. Kaya kaya kung magigising, sabi niya, pagdangising, kung magagawin niya. Inumulit tayo. Okay, that speaks of what? The addictive nature of alcohol. Ang alak, nakamalasin. Walang masengo na nagsimula. So, umpisa pala, masengo na siya. Walang mga manglalasin na nagsimula sila na grabe na muna. Saan nagsimula yan? Shot. Shot mo na. Ayan, tikim-tikim lang muna. Para yung mga bata, nanong bata pa, oh, anak, bilhin si Karilya, hindi ako na. Layo ng bahay, bago makating ng bahay yung bata. Sabi na tayo, huwag mo mamatay, hindi ako na raw. Pagdating ng bahay, ano na? Karate. Tapos magtataka ng anak mo, yung mabisyo. Sino may kasalanan? Diba? Yung mga hindi mo na uubos sa bahay mo, uubos sa anak mo. Pari nga, ginagawa din, diba? Yung mga sakristan niya. Gagabitin sa, ano nila, sa seremonya, sa ano? Eucharist? Eucharist, diba? Sa Eucharist? Mamaya, hindi na, ate niya, ha? Usok sila na sa kristan. Mamaya, hindi na, kago mo, ate niya. Kaya, pag di magtagal, ang mangyayari sa mga sakristan, kainuman na yung pare. Nagilasay ko na. So, tapos ito, ito sasabi ng Bible na, I will see it yet again. Meron akong kakilala na hindi na nila kaya yung kanilang alcoholism. Tumarap ako sa bahay, wala pa panghalo, umabali na. Kasi, nanginginig yung kamay. Hindi siya makatrabaho ng maayos kasi pag wala ka alcohol, kailangan ng pino para wala yung makikinig. At sa mga kalagari ng diretso, magmamason, nalalaglag yung plaster niya kasi nanginginig ang kamay niya. Pero pag uminom siya, mawala ang pakinginig. Buti, hindi mo binila ng gin. Sasada yun. At tawag doon mga kapatid, alcoholic na, addict na talaga sa alcohol. Hindi nila makontrol ang alam. So, sino yan mga kapatid? They that tarry long at the wine. Yayin. So, yan po yung alak na ibinabawal, ano? Kaya nga sa Bible, ginagawa nila dyan, kapag ka talagang hindi maiwasan ang naiinom, kailangan sa inumin para mag-purify ang kanilang iinom ng tubig, lalagyan nila yan. Pero hindi nila iinumin ng pure, ano? At meron siyang addictive nature. Ngayon pagdating sa New Testament, mga kapatid, ganun pa rin. There was a similar perspective on wine when it comes to the Old to the New Testament. Meron pa rin pong wine sa New Testament na ine-endorse. Symbol of the blood of Christ, the Lord's Supper. Symbol of blessing. Meron pa rin ganyan, no? At yung pong mga wine na fermented, pwede rin gamitin for medicinal purpose. Gaya nung sa kay Timothy, 1 Timothy 5, verse 23. Ang sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, don't drink pure water. Huwag po, huwag puro tubig kasi kung hindi na po tubig,
eh hindi kaya ng sikmura mo. Kailangan niya ma-disinfect, ma-sterilize. 1 Timothy 5, 20. Drink all of your water, but use a little wine, for thy stomach sick, and thine often infirmities. At yun na, sa Romans 13:13, kinakontemplate sa New Testament ang drunkenness at ang prohibited na wine. Romans 13:13, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, nor in chambering and wantonness, not in strife and envying. Ito po ang nasabi sa 1 Corinthians 5:11. Unang Korinto 5:11. But now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator, a covetous, or an idolater, or a reader, or a drunkard, or an extortioner, with such an one, know not to eat. And then Ephesians 5:18, in a drunk with wine, wherein is excess. And then 1 Peter 4:3, super verse. First Peter chapter 4, verse 3. For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries. So yung mga fermented wine, ano, and abuse, and drunkenness of this fermented wine is denounced in the Bible. And categorized. It was being categorized with other gross sins. Kung paano sinabi sa Leviticus 10 na bawal ang alak sa mga Levites nang sila'y makapagturo ng tama, hindi na sinasabi sa mga bishop, sa mga pastors. 1 Timothy 3:3, not given to wine. Titus 1:7, Titus 2:3, Titus 2:3, even the aged women must not be given too much wine. So, pinoprohibit ng Bible, ano? We're being told in the Bible to abstain. At sabi sa 1 Corinthians 6, there are no drunkards that shall inherit the kingdom of God. Kaya sana, para sa ating mga Kristiyano, malinaw sa atin yan. It should be clear for us kung ano ang pwede at kung ano ang hindi pwede. Mahalaga sa atin yan, mga kapatid, ano, na malaman natin yan. Very important for us. Tama natin, itubin natin ang ating sarili, ang ating pamumuhay. Ang sabi ng Biblia, ano, ang Diyos parating. Ang Panginoon ay parating. Pagdating ng Panginoon Jesus, will the Lord come to preach? When the Lord comes back at His coming, ano kanyang purpose? He will come to judge. He will not come to preach. At sabi ng Bible sa atin, the judgment will start at the house of God. Magsisimula ang judgment ng Panginoon mismo sa kanyang tahanan. Sino yan? The family of God among believers. Kaya pagdating ng Panginoon, ano kaya ang kanyang madadatnan sa atin? Paano niya tayo matatagpuan? Kailangan natin ng paglilinis ng kapatid para tayo ng Panginoon. Ituwid natin ang dapat ituwid. Iayos ang dapat iayos. Dahil para tayo ng Panginoon, pagdating niya, He will come with judgment. And according to the Bible, judgment will start at the house of God. Sisimula ng paghuhusga sa tahanan mismo at sa pamilya. Ngayon pa lang, hindi kami ng pastor, no? Iayos natin. Kawa ka niyang tagapagsalita o mouthpiece, iayos po natin ang ating dapat iayos sa ating pamumuhay. Ang dapat ituloy, ituloy. Ano?
sa issue ng wine, kailangan malinaw sa atin kung ano pwede at hindi po pwede. It has to do a lot with our testimony and effectiveness as a church to witness to this world. May epekto yan sa ating testimony. May epekto yan sa ating witness, sa ating influence dito sa sanlibutan ito. A church is a preaching institution. Ang simbahan ay isang institusyon na nangangaral ng Ebanghelyo. Pero yung ating patutuo, eh, mayroong malaking epekto sa ating patutuo, either for good or bad. Pag hindi maganda ang ating patutuo, it will hinder the preaching of the gospel. Alam niyo po, for effective ministry, kaya nga si John the Baptist, ano, I'll go to my next point. Ang dahilan ni Apostle John, I mean, not Apostle, no, but John the Baptist, he was able to live such an outward life na moderate and separated yung kanyang outward and physical aspect ng kanyang buhay, ano, is one of separation. One which reflects life of moderate living or moderation. Yeah. Yan ang kanyang pinakita niya. And the reason he was able to have this, the reason he was able na may pamuhayan, mga kapatid, is because of the inward and spiritual aspect of his life. Yan yung mark, ano? The inward mark of John's life. The reason he had this outward mark is just is because it is the product of his inward life. According to the Bible, ang kanyang feeling of the Holy Spirit sa nagsimula. From the womb, he was already what? Holy Spirit filled. Or meaning, ang entirety ng kanyang buhay is controlled by the Holy Spirit. Under the influence and control of the Spirit. Anong verse yan? Labi natin. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. And he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Imagine, ano? Doon pala na sa tiyan ng kanyang ina, na si Elizabeth, siya po ay already filled or possessed ng banal na Espiritu. Meaning the entirety of his life, he was under the influence and control of the Holy Spirit. Malala niyo, nung dumalaw, ano, may instance, nagdumalaw si, sino dumalaw? Elizabeth? Si Mary na dumalaw, ano? Si Mary ang dumalaw kay Elizabeth. At that time, Elizabeth was already 6 months pregnant. Ngayon, nung makita ni Elizabeth, si Mary, anong testimony ng pagod sa atin? Anong nangyari? Yung baby sa tiyan ni Elizabeth, lumukso nung marinig ang boses ni Mary dahil yung mother ng Messiah ay umatay. Kasi at that time, kami ng Bible, Mary will conceive siya through the power of the Holy Spirit. And dumalaw si Mary, you know, kay Elizabeth, lumukso yung tiyan. Ano? At that time, ano na po yung control ng banal na Espiritu. At gaano ka-importante, mga kapatid, that we are constantly filled with the Spirit because ito po yung meron kinalaman yan, mga kapatid, first in our sanctification. Not only in our sanctification, but in our effective ministry. Ano bang ibig sabihin na we are controlled by the Spirit or filled with the Spirit? If your life is controlled by the
word of God. Of course, yung life ni John the Baptist, eh, nasa control ng Panginoon, nasa influence ng Holy Spirit. Pero yung description kung ano ang will ng Diyos, mga kapatid, saan nyo makikita? Saan nyo makikita? Saan nyo malinaw na mababasa kung ano ang kalooban ng Diyos o kalooban ng Banal Espiritu? Nasaan yan, mga kapatid? It is in the Word of God. Of course, merong extra na pagkilos ang Banal Espiritu ay dyan. But one aspect of being controlled by the Spirit means you are being guided by the Word of God. So kung ating pamumuhay, mga kapatid, is being influenced by the Word of God, sa conclusion niya, mga kapatid, you are under the control of the Holy Spirit. Ano sabi ng Psalm 119:105? Psalm 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Meaning in your everyday walk, ano man ang iyong mga in-entertain sa isip o dinidesisyonan sa buhay, bawat hakbang mo, anong gumagabay sa'yo? Salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos is authored by the Holy Spirit. So if we will allow the Word of God to guide us in our everyday walk, everyday decision, every thought, every idea, every opinion, aparati mong sinasabi, anong sinabi ng Diyos? I have a situation like this. Anong sinabi ng Diyos? Yan ang gagawin ko. Pero kung ganitong kalagayan, anong sabi ng Diyos? Yan ang gagawin ko. Anong hatol ng salita ng Diyos sa ganitong mga sitwasyon? Yan ang susundin ko. Parating ganun. Kung anong hatol ng Diyos, doon ka nagpapasako. Kung anong hatol ng salita ng Diyos, doon ka nagpapailalim. Isinusuko mo ang iyong kagustuhan, isinusuko mo ang iyong nararamdaman, isinusuko mo minsan kahit ang iyong mga karapatan o ang iyong mga pinaglalaban, kung ano ang hatol ng salita ng Diyos. If you will submit yourself to the Word of God, that means you are under the control of the Holy Spirit. Gano'ng ka-importante niya, mga kapatid, it is important as far as our sanctification is concerned. Alam niyo po, mga kapatid, if you are really converted people, kung tunay kayo na-convert, ang isang ebidensya niya, mga kapatid, ang aggressive desire, o meron ko yung aggressiveness to pursue, your aggressiveness to pursue holiness. You are aggressive to obey. Yan yung concern ng mga na-convert. You cannot live with a clear conscience. Alam mo, may binabiolate ka. Bakit? Hindi pwedeng pagsabayin yan. Na habang naglilingkod ka, may binabiolate ka. A mark of truly converted people, mga kapatid, may mga palatandaan yan. Yung aggressive mo, aggressiveness to pursue holiness and to obey the Lord. Kaya nga, ang description sa mga mana ng palataya, meron silang ano? Conflict. Galatians, the book of Galatians. We experience conflict that warred against my members. Nakikipag-digma yan. Nakakaranas ka ng conflict. If any would be my disciple, let him deny himself. Take up his cross daily and follow me. May mga nagpapasakot sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sabihin, nagpapasakot ka sa banal na Espiritu. You are controlled by the Spirit. And when you do that, mga kapatid, it will accelerate your life. It will accelerate your sanctification. It is no wonder na marami ng mga ng pag-aya ang tagal-tagal ng Kristiyano. Ano kanilang level? Sabi ni Paul, even up to now, I cannot speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal. For you are still what? You are still babes. You are still babes. Because for the longest time, sabi ng book of, ng writer ng book of Hebrews, the time has come, sabi niya, when you all have been teachers already, dapat tagapagturo na nga kayo eh. Considering your length of Christian life,
Yung tagal na ninyong pagka-Kristiyano, sabi ng author ng book of Hebrews, dapat yung tagal nyo nang yan, tagapagturo na kayo. Pero kinakailan na ngayon, kayo pa yung nakakailangan ng panibagong pasimulang mga araw. Elementary teachings of the doctrine of Christ. Pero kung haba ng panahon ang pinag-uusapan, bakit na nangyayari mga kapatid? Hindi ma-accelerate ang ating sanctification. Failure to submit to the Holy Spirit. We don't allow ourselves to be controlled by the Spirit. And to be controlled by the Spirit means to be controlled by the Word of God. We live by the stated Word of God in this country. Kahit anong masalasaan, kahit anong masaktan, masaktan ang ego mo, masaktan ang karapatan ng pinaglalaban mo, pero kung sinasabi ng Biblia, pasakot tayo dyan, pailanin tayo. And when that happens, mga kapatid, it will also help in your effective ministry. Ang sabi ng Acts 1:8, he shall receive power after the Holy Ghost has come upon him. And he shall be my witnesses. So, ang Holy Spirit, mga kapatid, indispensable. Ito po yung active ngayon dito sa affairs natin sa mundo. Of course, God, hindi natutulog. Ang Diyos was still on his throne. Pero, nagampanan niya, malaking bahagi ng kanyang ginampanan. Ang Panginoon Jesus, ganun din. He is now seated at the right hand of God, making intercession for us. Pero masigit na kung hindi nilusin yung mga kapatid ay banal na spirit. To convince the world of sin, of judgment, and of righteousness, at instrumento rin tayo, mga kapatid, ng banal spirit. To convict and convince this world of righteousness, of judgment, and of sin. Kaya sa ating pag-evangelize, hindi lamang naman na maligtas ang purpose niya. Na maligtas ang tao. Isang purpose tayo nag-evangelize ay para tayo po magsilbing konsyensya. Pagiging konsyensya tayo ng mundong ito. Tayo magiging pagbubukas ng kanilang konsyensya. Kung hindi na sila naantig, parang very common sa kanila, napaka-ordinary na lamang ang kasalanan. Pero pag nandiyan ang Kristiyano, pararamdaman nila, hindi ganyan kadali ang kasalanan. Sana hindi tayo nagiging dahilan. Mga mamaya Kristiyano pa, nagiging dahilan. Na lalo sila nagiging bold. Lalo sila nagiging bold din ang matigas ang ulo. Kung tayo mong kumpis mga Kristiyano, eh ang matigas ang ulo. Pero kung nakikita nila ang ating maayos na pamumuhay, hindi natin kailangan sabihin ang salita dahil pinamumuhay na natin ang salita, lalo pa kung nagsalita tayo. Dapat nakapansin niyo mga kapatid na meron tayong nanay. May ginagawa sila pero pag darating tayo, wala ka namang sinasabi. Sa labas tayo, sa labas tayo. Tumitigil sila. Kung sila'y nangiinuman, ano gagawin nila? Ay, dito tayo sa labas. Nakaya naman sa kapatid. Di ba? Experience pa kayo ganyan? O kahit mga katrabaho, kaibigan, nagkukwentuhan ng mga hindi magaganda, pagdating ka, tama na yan, kakaya. Di ba? Nagiging kang konsensya nila. Kahit wala ka pang sinasabi. Dahil yung patutuo mo ay napakalakas, action speaks louder than words. Alam nila na ang pamumuhay mo malayo-malayo sa kanilang pamumuhay. Pero mga kapag ayan si Mrs. na iba kasi ang mundo, sinasabi, iba kasi ang mundo nyo eh. Iba ang mundo namin, iba ang mundo nyo. Sila na nagsasabi niya gano'n. Iba ang mundo nyo eh. Iba maganda yan? Alam nila na naalata nila na ano. Iba ang mundo natin mga Kristiyano at iba ang mundo nila. And they will be convinced of sin and convicted of righteousness and of judgment. Whether they will be saved or not, maganda kung masaved, pero kung hindi, naku, nagagawa ang purpose ng Panginoon. To convict and convince this world of sin, judgment, and of righteousness. Hindi naman dumadating ang salita ng Panginoon na walang kabuluhan. Diba? Ano sabi ng Isaiah? Tama ba? 55:11? So shall my word be that goeth forth out of my mouth.
It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Minsan ang salita ng Panginoon, pag dinala natin, ma-accomplish ang purpose ng Panginoon na maligtas ang tao. Pero hindi mo ako hindi naligtas, ay walang na-accomplish. Dahil kahit hindi maligtas ang tao, mga kapatid, ang isang purpose ng Diyos, ay convict ang mundo nito tungkol sa judgment, tungkol sa kapirat, tungkol sa kasalanan. Yan ang resulta ng preaching ni Paul kay Felix. Nanginginig si Felix, and Paul began to preach on righteousness and of judgment and of temperance. Sabi niya, Paul, enough, tama na. Masusunod naman. Pero sumunod na pinapapreach niya si Paul, wala na. He was not as convicted as before. So if we want to live a sanctified life for the Lord, if we want to have an effective ministry, ang effective ministry, magiging bumayan ng ating sanctified life. And for our sanctification, ano kailangan? Word of God. Submission to the Word of God. All scripture, 2 Timothy 3:16 and 17, is given by inspirit. Ano yung inspirit? Breathe out. Inspirate means to breathe out. Hindi yung inspired na ginanahan o nakita yung brush na inspired. Hindi ganun. Ang sabihin ng inspirate, pagka nag-breathe out ka, humihinga ka, exhale, that is to inspirate. Kaya pag sinabi, all scriptures given by inspiration of God, ang idea niyan, lumabas sa bibig ng Panginoon. Subukan nyo, pag nagsasalita ka, di ba? Anong lumalabas? May hangin, may breath. Lumalabas ang breath habang nagsasalita. Kahit ilagay mo yung kamay mo sa harap ng bibig mo. So when we say inspirate, nagsasalita ka, lumalabas sa bibig mo. So when the Bible says, all scripture is given by inspiration of God, it means, nanggaling ang salita ng Biblia sa bibig mismo ng Panginoon. All scripture, all word of the Bible. And it's profitable ba? For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So that is our sanctification. Pag na-sanctify ka, ano mangyayari verse 17? That the man of God may be perfect, truly furnished, or equipped unto all good works. For effective ministry, we need that sanctification. And for our sanctification, we need that being filled with the Word of God or being controlled by the Word. Kailangan po natin magpailalim sa salita. Kung gusto po natin maging effective ang ministry ng Bethel Baptist Church, magbuhay tayo sa salita ng Panginoon. Gabayan tayo ng salita ng Panginoon. Yan ang mag-rule sa atin. And then, isa pa pong bagay, no? Yung sinasabi rito na the baby lived 141, kira natin yung Luke 141, yung baby sa kya ni Elizabeth, lumukso. Hindi siya nabasa, pero nililita ko lang. Luke 141. And it came to pass when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Alam niyo po mga kapatid, sabihin ko sa inyo, this is a very strong argument for the sanctity of life. Na yung bata sa tiyan, tao na. And therefore, we are against abortion. Dahil yung ina-abort mo, tao na yun. Kaya mo, empowered na ng Holy Spirit, nasa tiyan pa. Kasi tao na yun. Lumulukso na, nakakaintindi na, nakakarinig na. Ano ba sabi ng Exodus? Exodus 20:22. Tingnan nyo yan, kusan yan yung mga Bible. No? Exodus 21.
tungkol dun sa nanakit ka ng buntis at namatay yung pinagdadala ng tao niya, babayaran mo ng buhay na yan. Kung buntis, sinaktan mo, hindi siya namatay, hindi na namatay ang sanggol, kung ano yung papataw ng mister niya, bayaran mo. Pero, kung ang buntis buhay, ang sanggol niya namatay sa loob, mamamatay ka, lalakiwari mo ng Diyos, buhay para sa buhay. Ibig sabihin, ang katumbas ng tiyan ng tiyan, ang katumbas ng bata na nasa tiyan ay buhay. Exodus 21, 22 to 25. If men strive and hurt a woman with child, so that her fruit depart from her, and yet no mischief follow, he shall be surely punished according as the woman's husband will lay upon him, and he shall pay as the judges determine. If any mischief follow, then thou shalt give life for life. Pag nawala ang kanyang sanggol, buhay ang pagiging kabayaran yan. Dahil lang namatay sa tiyan ng nanay ay buhay. Sa pagpapagalala, dito ako'y medyo nagiging sentimental at emotional sa verse nito. Psalm 139, 13 to 16. For thou hast possessed my reins. Thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth quite well. My substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. 16. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect. And in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. Ganda, no? Hindi pa ako perfecto, hindi pa buo ang aking mga body parts. Kakalam ng Diyos, magkukontinue magbuo yan. Nakasulat na yan sa aklat ng Panginoon. When as yet, there was none of them. Pero, kinoconsider na yan natin po. Tao, me, I. My members are already in my book. I am, tao ko yan. Fearfully and wonderfully. Ito po isang argumento natin na for the sanctity of life and against abortion. Alam niyo po itong makasinabi ni Gabriel tungkol kay John the Baptist. Kapareho nito ng call niya ni Jeremiah. So Jeremiah 1, 4, and 5. Si Jeremiah was not called only unto salvation. He was also called first unto salvation, to sanctification, and he was called unto service. Jeremiah 1, 4 and 5. Si Apostle Paul, ganun din. Ganun yun, no? Galatians chapter, Galatians 1, 15 and 16. Galatians 1, 15 and 16. But when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me by his grace to reveal his son in me that I might preach him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood. Kapareho din natin yan, mga kapatid. Our election and salvation took place in eternity, like in Thessalonians 2:13. God has from the beginning chosen you unto salvation. At yun pong ating pagka-separate para sa plano ng Panginoon, including the ministry, the area of service, yan mga kapatid, panawagan pa rin ang Panginoon.
So, wala pang pabago ano, sa pamamaraan ng Panginoon. Sabi ng John 15:16, "You have not chosen me, but I have chosen you." Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. So, that statement of Gabriel concerning John, hindi pa pinapakanan sa John, yung plano ng Diyos sa kanya, was reminiscent or a reminder of the same call that Jeremiah had, the same call that Paul later will be fulfilling. At ganun din sa atin ngayon, mga kapatid. Na hindi tayo naligtas dahil sa sarili nating desisyon. Sabi ng Book of Acts, at silang mga itinalaga sa kaligtasan ay manampalataya. Kaya tayo naligtas, mga kapatid. We were already ordained to eternal life. Itinalaga tayo ng Diyos para sa buhay. Pero mga kapatid, bukod sa pagkatalaga, sa buhay na wala hanggan, itinatalaga rin tayo ng Diyos para sa pagdilito. At sana yun kung ating inaalam, no? Ang aking area of service. Ano ang gift sa akin ng Panginoon? Saan niya ako magagamit? Ano yung gift at ano yung ministry na pwede kong kampanan na tugma sa gift na binigay sa akin ng Panginoon? Wala tayo mga kapatid dapat maging concerned kung paano natin mapagdilito. For our effective ministry, kailangan maging malinis tayo ang ating sanctification. Sisid lang malinis, sabi ng Timoteo. Handa. Isang sisid lang malinis at handa. Ready for the master's use. To be effective ministers. Pero for to be effective ministry, kailangan masanctify tayo. Kaya paano tayo masasanctify? We control the spirit and by that we mean submission to the Lord. Hayaan po natin ang salita ng Panginoon at siya mag-rule sa ating buhay. Pamahalaan tayo ng salita ng Panginoon. So, anong nababasa natin? Panindigan natin. Doon tayo titindi. Doon tayo tatayo sa sinabi ng Panginoon. Ano man ang maging katumbas, ano man ang maging kamalit, yun po ang ating titindigan. Okay, tayo'y tumayong lahat at bago tayo mag- tapos sa panalangin at sa kanyayari ng harapan itong ating captured member. Ayan, sa mga kasama, no? At ating pag-pray. Anong pangalan niya, Dave? Mark? Pangalan niya sa pangalan ko. Sige, sa isang verse. Pangalan ko ako. The Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. At yung panalangin. Ama, salamat po sa inyong kabutihan at pagkakala. Ang po, Ama, ay naparating sa inyong kahanan. Salamat, Ama, sa provision, ilang oras, ilang kalakasan, kalusugan, pagkakataon. Salamat, Ama, at nabigyan kami ng pagkakataon ngayon na makapangambahan at makaharap sa inyong presensya. At dala kami mga sarili na maawit, nagbubuli ang mga nagbubuli gulay at sumasamba sa pagkita ng nagbubuli gulay ng mga salita. Salamat po ang basa ng pagkaraming pagpapatan. Sa inyong pagpapatan, sa provision, sa safety, sa kalusugan, sa material blessings, at maging sa karumpaya mas sa mga pagsubok sa buhay at mga tentasyon na aming na-encounter sa buhay. Salamat din po ang basa ng mga tao man magiging source of happiness, source of enjoyment. Kagaya po ni Mark Joshua na yun po ay source ng kaligayan at kanyang mga magulang at kanyang mga anak mga sa buhay. Panalangin namin naman ang inyong pabor at inyong pagpapala sa bato ni Toma na lumaki siya na puso at lumaki ay pagkatapos sa inyo.
namin, mga magulang, magulangin namin. Please lang ang pagkakalaw, Ama, ang siya po ay magkabayan, kaya sa inyong kalawagan. Ang mga nakasalama sa kanilang mga kailangan at sa kalakasan, mga kailangan ng ilang ha. Hindi po, Ama, sa bawat sa amin, magulangin namin ang inyong pagpapala at pagbubuhon sa aming mga kailangan. Maging po mga kapatira naman ang nagkaramdaman, ang inyong nilalawag sa inyo, at mga pinaginaan, kaaway ni Satanas sa mga kagaya ng leon na naghanap na kanyang masisila. Malangin namin na mga sino po may maagaw sa buko ng kaaway at hindi makabalik ka mas sa ganda sa buong nito. Kaya hindi po ama ang aming pagpatuloy ng kawal sa mga kanito. Hindi po ang patuloy ng mga pala at sa inyo namin nabalik. Lahat ng pupulit po sa salamat at